Sa nakaraang episode ay nagumpisa na ang Tournament of Power at nabawasan na ang ikapitong universe dahil tinanggal ni Frost si Krillin. Pagkatapos nun ay muntik nang mawala si Master Buten dahil sinagad nito ang sarili sa laban, ganun pa man ay nagawa itong buhayin ni Goku. Sa pagpapatuloy ay iniwan ni Goku sa ligtas na lugar ang nanghihinang si Master Buten, sunod ay pinakita na sila Gohan ay hinahamon ng isang mandirigma pero bigla itong natamaan ng isang sniper, tumakbo sila Gohan kaso tinamaan pa rin si Piccolo, ganun pa man ay muli lang na pinatubo ni Piccolo ang kanyang kamay tapos hinanap ang sniper, bago lumabas sa kanilang tinataguan ay nagpasabog muna sila ng bato para matakpan ng alikabok ang paligid. Nang marating na nila ang pinanggalingan ng laser ay isang orb lamang ang kanilang nakita. Dito ay muli silang pinatamaan ng sniper. Matapos nun ay for the yabang si Vegeta na hindi siya natatakot sa sniper pero nang pinatamaan ito ay biglang nagtago. Samantala, sinalo ni Piccolo ang laser para kay Gohan at dahil dun ay naputulan na naman ito ng kamay, muling pinatubo ni Piccolo ang dalawang kamay. At sinabi na nakikita sila ng kalaban dahil sa init ng kanilang katawan, kaya naman nagtulong ang dalawa na painitin ang paligid gamit ang kanilang enerhiya, kaso dahil doon ay pinatamaan ng sniper ang buong paligid. Sunod ay pinakita na habang pinapanood nila Goku ang nangyayari, ay natuklasan nito na dalawa ang kalaban, nakita nila ang isa dito at agad na sinugod. Kaso nang matamaan ito ni Vegeta ng Garlic Gun ay bumalik lang ito sa kanya. Dito ay pinaliwanag ng kalaban na meron siyang kakayahan na mag-reflect ng mga enerhiya, matapos nun ay nagsimula na itong umatake. Nakita ni Ten ang nangyayari mula sa malayo kaya nag-decide ito na tumulong gamit ang multi-form technique, sinasacrifice ni Ten ang kanyang mga kopya para unti-unting makalapit sa kalaban. Samantala, dahil hindi magamitin ng enerhiya ang kalaban ay naisip na lang ni Vegeta, na gumamit ng malalaking bato. Habang si Ten naman ay nagawa ng makalapit sa isa pang kalaban. Nagawang mapinsala ni Ten ang kalaban, kaso bigla nitong sinira ang ring kaya nahulog si Ten, ganun pa man ay isinama ni Ten ang kalaban sa kanyang pagkahulog. Dahil sa nangyari ay mag-isa na lamang ang kalaban kaya nag-decide na itong tumakas, kaso bigla itong kinausap ng isa pang kalaban, naasar si Vegeta kaya pareho niya itong itinapon sa labas ng ring. This has been so fun! I am still on the edge of my seat! Sunod ay pinakita si Frost na sinabi kay Champa na kanyang tatalunin at ipapahiya ang ikapitong universe, kapalit ng pagtanggal sa kanyang mga kasalanan, pagkatapos nun ay kumilos na si Frost para tuparin ang kanyang sinabi kay Champa. Samantala, pinakita ang grupo nila Jiren na inatake ng kalaban at si Daispo ang humarap dito. Sa kasamaang palad ay nahawakan ng kalaban si Daispo at hindi na makagalaw, dahil doon ay napilitan na si Jiren na makipaglaban. Napatalsik ni Jiren ang kalaban sa labas ng ring, gamit lamang ang shockwave na mula sa kanyang suntok. Matapos nun ay pinakita si Master Buten na inatake ni Frost. Dito ay muling ginamit ni Master Buten ang Evil Containment laban kay Frost. Kaso tuluyan nang naubusan ng lakas si Master Buten kaya hindi niya ito natapos, dahil dun ay nagalit si Frost at binanatan si Master Buten. Ganun pa man sa huling sandali ay biglang dumating si Vegeta. Inasar ni Frost si Vegeta at kinuwento dito na dahil sa pagkakatuklas ng kanyang mga krimen ay naging wanted siya sa kanilang universe, pagkatapos nun ay dumating si Otto na meron ng takip sa tenga at tinulungan nito si Frost. Sa kalagitnaan ng laban ay nag-decide si Master Buten na muling gamitin ang Evil Containment para makatulong. Kaso biglang inagaw ni Frost ang teknik at ginamit ito kay Vegeta. Dahil sa nangyari ay nakulong si Vegeta sa garapon. Ganun pa man ay pinilit itong pakawalan ni Master Buten.
Nakawala si Vegeta sa garapon at tinanggal ang harang sa tenga ni Otto tapos inasar. Habang si Frost naman ay agad na tumakas. Pagkatapos maitapon ni Vegeta sa labas ng ring si Otto ay sumunod na rin si Master Buten dahil wala na itong lakas. Not bad, Roshi. I'm almost impressed. Samantala, kasalukuyang may nagaganap na laban sa pagitan nila Goku at Raibrian. Sunod ay pinakita naman si Gohan na kinakalaban ang isang mandirigmang robot, kaso tinakasan niya ito dahil masyadong malakas para sa kanya. Matapos nun ay nakalaban naman niya si Jimizu na mula sa ikalawang universe, gumagamit ito ng instant transmission kaya nahihirapan si Gohan. Sa kalagitnaan ng laban ay biglang dumating si Frieza, pero hindi ito nagugustuhan nila Krillin. Dahil sa tingin nila ay may balak si Frieza na angkinin ang panalo upang mapasakan niya ang hiling sa Super Dragon Ball, dito nga ay tumanggi si Frieza na tulungan si Gohan at pinili na lamang na manood sa gilid, dahil doon ay itinuloy ni Gohan ang laban ng mag-isa. Ganun pa man ang tatapusin na ng kalaban si Gohan ay biglang nakialam si Frieza, kaya sila naman ni Jimizu ang naglaban. Natalo ni Frieza si Jimizu at napalabas ng ring, kaso nagalit ang ikalawang universe dahil madumi lumaban si Frieza, pinagsabihan din ito ni Gohan pero tumanggi itong makinig, pagkatapos nun ay dumating si Frost at sinabi na magkakampi sila ni Frieza, hindi itinanggi ni Frieza ang sinabi ni Frost at sa halip ay inutusan pa nga ito na banatan si Gohan, pero sinabi ni Frost na nais niyang si Frieza ang bumanat kay Gohan, para malaman niya kung tunay itong kumakampi sa kanya, dahil doon ay binanatan nga ni Frieza si Gohan. Dito ay nagtaas na ng lakas si Gohan at lumaban kay Frieza. Matapos makatanggap ng suntok kay Gohan ay nag-decide na si Frieza na ilabas ang tunay niyang lakas. Napabagsak ni Frieza si Gohan kaya nakuha na nito ang tiwala ni Frost. Sunod ay tinuruan ito ni Frieza na magtaas ng lakas at mabilis lang yun na natutunan ni Frost, pero pagkatapos nun ay bigla itong pinatalsik ni Frieza palabas ng ring, ilang saglit pa ay bumangon na si Gohan at sinabi nito na alam niyang hindi seryoso si Frieza dahil mahina ang mga atake nito. Asar talo si Frost kaya nais nitong umatake kay Frieza, pero bigla itong binura ni Grand Zeno dahil ayon dito bawal umatake ang nasa labas. Habang sila Master Buten naman ay hindi pa rin kumbinsido na hindi nagagawa ng kalokohan si Frieza. We should try to continue working together as we move toward victory. Matapos nun ay muling pinakita ang pakikipaglaban ni Goku kay Raibrian. Dito ay sinabi ni Raibrian na kapag siya ang nanalo ay hihilingin niya sa Super Dragon Ball na gawin siyang Diyos ng Pag-ibig. Habang si Goku naman ay sinabi na hihilingin niya na makalaban ang pinakamalakas, ayon kay Raibrian ay natupad na ang hiling ni Goku dahil siya ang pinakamalakas, pagkatapos yun sabihin ay nagbagong anyo ito at lalong lumakas, kaso lang pangit pa rin. Sa kasagsagan ng init ng laban ay sinipa ni Goku ng malakas si Raibrian kaya tumilapon ito sa harap ni Jiren. Dito ay inakusahan ni Raibrian si Jiren na may crush sa kanya, pero hindi ito pinapansin ni Jiren dahil nakatuon ang pansin nito kay Goku. Inutusan ito ng destroyer na si Belmod na banatan si Goku kaya inihanda na nito ang sarili para sa laban. Samantala, naramdaman ng lahat ang inilabas na lakas ni Jiren at nagulat ang mga ito dahil hindi ito pangkaraniwan. Ilang saglit pa ay nagsimula na ang laban sa pagitan ni Goku at Jiren. Dito ay sinabi ni Krillin na sinusukat ni Goku ang lakas ni Jiren kaya unti-unti lang nitong itinataas ang kanyang lakas. Ganun pa man nang itaas na ni Goku ang kanyang lakas sa Super Saiyan God ay nagsimula nang dumipense si Jiren. Tapos nang gamitin na ni Goku ang Super Saiyan Blue ay tuluyan na itong kumilos at nakipagsabayan.
Dito ay tinapos na ni Jiren ang laban at pinatalsik si Goku sa labas ng ring, pero hindi ito nagtagumpay dahil nakabalik pa rin si Goku. Sa kasamaang palad ay kahit paginamit na ni Goku ang Kaioken times 20 ay hindi pa rin yun naging sapat, hindi makapaniwala ang lahat na nagawang mapabagsak ni Jiren si Goku sa isang iglap lang, dahil doon ay maging si Beerus ay nawawalan na rin ng pag-asa. Ganun pa man ayaw pa rin sumuko ni Goku kaya nag-decide na itong gamitin ang Spirit Bomb at humingi ng lakas sa kanyang mga kasama. Kumpiyansa pa rin si Jiren kaya sinabi nito na hihintayin niyang matapos ni Goku ang teknik, habang si Vegeta naman ay nagbabantay sa ibang mga kalaban. Matapos makumpleto ang Spirit Bomb ay pinakawalan na ito ni Goku papunta kay Jiren. Dito ay ibinigay na ni Goku ang lahat para maitulak ang Spirit Bomb kay Jiren pero nanatili lang ito sa kanilang pagitan. Ayon kay Whis ay naabot na ni Goku ang limitasyon ng kanyang lakas, habang si Jiren naman ay nananatili pa rin kalmado at hindi nagagamit ang tunay na lakas. Dagdag pa ni Whis si Jiren ay kasing lakas ng isang destroyer. Ilang saglit pa ay hindi na kinaya ng Spirit Bomb ang puwersa kaya sumabog na ito kay Goku. Three is yours. Matapos ng malakas na pagsabog ay naglaho si Goku, pero hindi ito lumitaw sa upuan kaya naisip nila na patay na ito. Ganun pa man ayon sa Grand Minister ay hindi madidisqualified si Jiren dahil si Goku ang lumikha ng Spirit Bomb na tumapos sa kanya. Maya-maya pa ay pinalibutan na ng mga mandirigma si Jiren na handa ng sumugod, pero pinigilan ito ng Grand Minister dahil mahaba pa ang oras. Pagkatapos nun ay tinawag ni Beerus ng malakas si Goku at biglang lumindol sa buong lugar, dahil doon ay nalaman nila na si Goku ay buhay pa. Feel that? Bumalik si Goku na may nakakalulang lakas at hindi ito lubos maunawaan ng lahat, ilang saglit pa ay hindi nila namalaya na sinugod na pala nito si Jiren. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagawang mabangasan ni Goku ang mukha ni Jiren, kaya hindi makapaniwala ang lahat. Samantala, sinubukan na umatake nila Top pero binaliwala lang ito ni Goku. Dahil wala namang kwenta kay Goku ang atake nila Top ay pinatigil na lang ito ni Jiren, pagkatapos ay siya na lamang ang lumaban ng mag-isa. Who is clearly closed it. And that's not all. For an harder strike. Sa puntong ito ay na-realize na nila Whis na si Goku ay nakamit na ang Ultra Instinct, isang level ng lakas na kahit ang mga Diyos ay nahihirapan na maabot. Ayon kay Whis ay nabasag ng pagsabog ng Spirit Bomb ang limitasyon ng lakas ni Goku, kaya nagawa nitong maabot ang mas mataas pang potensyal. Sa kasamaang palad ay biglang nawala ang Ultra Instinct ni Goku kaya natalo ito ni Jiren, ganun pa man ay ginamit ni Heat ang pagkakataon na yun para umatake. Habang si Vegeta naman ay agad na pinuntahan si Goku para tanungin tungkol sa Ultra Instinct, pero hindi ito nasagot ni Goku. You best recover fast. Kakarot? Dinala ni Frieza si Goku sa liblib na parte ng ring, kaya inakala ni Goku na tatapusin na siya nito, pero nagulat siya dahil bibigyan lang pala siya ni Frieza ng lakas. Ayon kay Frieza ay kailangan niya pa si Goku para matalo si Jiren. Sinabi rin ito kay Goku na ang pangalan ng lakas na nakamit nito ay Ultra Instinct tapos sabay alis. Samantala, nagsimula na ang pakikipaglaban ni Heat kay Jiren. Dito ay ginagamit ni Heat ang mas pinalakas na time skip, pero hindi pa rin yun sapat para matamaan niya si Jiren. <laughs>
Habang nangyayari ang laban ay gustong puntiryahin ng mga Namekian si Goku, buti na lang ay dumating sila Gohan para pigilan ito. Sunod na pinakita si Vegeta na kinakalaban pa rin si Raibrian. Sa huli ay nag-decide na tumakas sila Raibrian dahil masyadong malakas si Vegeta para sa kanila, dahil doon ay nawawalan na ng pag-asa si Raibrian, pero nakumbinse pa rin ito ni Rosie na ituloy ang tournament. Matapos noon ay muling pinakita si Hit na kinakawawa na ni Jiren, gusto na itong tulungan ni Cole pero pinigilan ito ni Kaba, dahil ayon dito ay may binabalak si Hit. Pagkatapos noon ay pinakita na tinamaan nga ni Hit si Jiren sa dibdib, tumalsik ito sa gilid ng ring at magmula noon ay hindi na ito nakagalaw. Ayon kay Badows ay inipon ni Hit ang lahat ng oras na nakukuha niya sa timeskip para magamit kay Jiren ang teknik na yon. Sunod ay sinabihan ni Hit sila Kaba na iwan na sa kanya si Jiren, at gawin na ang trabaho nito na magpalabas ng mga mandirigma sa ring. Pag-alis nila Kaba ay itinuloy na ni Hit ang kanyang plano na itulak si Jiren sa labas ng ring gamit ang enerhiya, kaso unti-unti na itong nakakagalaw kaya nagmadali na si Hit. Inatake niya ito gamit ang enerhiya pero nagawa pa rin itong makadepensa gamit ang mata, ilang saglit pa ay tuluyan na itong nakawala at muling lumaban. Sa huli ay natalo si Hit kay Jiren at napalabas ng ring, dahil doon ay nawala ng pinakamalakas na mandirigma ang ika-anim na universe. Matapos nun ay nag-anunsyo na ang Grand Minister na kalahati na ng oras ang nababawas sa tournament, habang si Jiren naman ay nag-meditate na lang, dahil wala nang mandirigma na may kakayahang lumaban sa kanya, ganun pa man ay meron pa ring sumubok na mandirigma pero sa barrier pa lang ni Jiren ay hindi na ito umubra. Matapos nun ay inutos ng ikatlong universe sa mga mandirigma nito na pagtulungan na banatan si Goku. Sunod ay pinakita ang laban nila Gohan sa dalawang mandirigma ng ika-anim na universe. Plano ni Champa na bawasan pa ang ikapitong universe at utusan na lang na magtago ang kanyang mga mandirigma pagkatapos nun. Samantala, hinahamon ng mandirigma mula sa ika-apat na universe sila Cole, pero dumating si Kaba at inagaw ang kalaban. Napatalsik ng kalaban si Kaba palabas ng ring, pero dumating si Vegeta at niligtas ito, muli pang aatake ang kalaban kaya pinatalsik ito ni Vegeta, pagkatapos nun ay binanata ni Vegeta si Kaba dahil pinapahiya nito ang mga Saiyan, sunod ay sinabi niya dito na tuparin ang pangako na dalhin siya sa planeta ng mga Saiyan sa ika-anim na universe, sinabi rin ni Vegeta kay Kaba na kapag nanalo siya ay hihilingin niya sa Super Dragon Ball na ibalik ang ika-anim na universe, dahil doon ay sinabi ni Kaba na ibabalik niya din ang ikapitong universe kapag sila ang nanalo. Pag-alis ni Vegeta ay pinakita na si Frieza ay nanunood pala sa gilid, ilang saglit pa ay nakabalik na ang kalaban at muling binanatan si Kaba. Walang tigil na inaasar ng kalaban ang lahi ng mga Saiyan, kaya hindi na napigilan ni Kaba ang galit at naging Super Saiyan 2. Dahil sa bagong lakas ay nagawang mapatalsik ni Kaba ang kalaban sa labas ng ring. Samantala, binabalak ni Vegeta na kalabanan si Jiren pero hinarang ito ni Top. Habang si Kaba naman ay hinamon ng laban ni Frieza. Hindi kinaya ni Kaba ang lakas ni Frieza at napalabas ng ring kaya natanggal na ito sa tournament. Sunod ay pinakita si Goku na nahihirapang kalabanan ng tatlong robot pero bigla itong tinulungan ni Cole. Pagkatapos mapatalsik ang mga robot ay sinabi ni Cole na nakabalik na ang kanyang lakas at gusto niyang makalaban muli si Goku. So let's go. You and me, Goku. Bago ang laban ay hiniling ni Cole kay Goku na turuan siya na mag Super Saiyan 3 para mailigtas niya ang kanilang universe. Pumayag si Goku pero sa kondisyong dapat ay matalo siya nito, dahil doon ay buong lakas na lumaban si Cole.
Nagtaka ang lahat dahil di hado sa laban si Cole Plaw kahit pa naka-Super Saiyan ito. Pinaliwanag ni Whis na sa nangyayari ay bato lang ng bato ng suntok si Cole Plaw, samantalang si Goku ay gumagamit ng martial arts kaya ito nakalalamang sa laban. Dito ay napansin ni Whis na unti-unti nang nag-i-improve si Cole Plaw. Ilang saglit pa ay hindi na kinaya ng normal na lakas ni Goku ang improvement ni Cole Plaw, kaya napilitan na rin ito mag-Super Saiyan 2. Sa kalagitnaan ng laban ay itinaas pa nila Goku at Cole Plaw ang kanilang lakas para mas painitin pa ang laban. Naisahan ni Cole Plaw si Goku at napuruhan sa mukha, ganun pa man ay muli lang na bumangon si Goku at pinasali na rin sa laban si Kale, dahil doon ay dalawa na ang kalaban nito. Natatakot si Great King Kai na baka matalo si Goku, pero agad itong kinontra ni Krillin at sinabi na magtiwala na lang sila kay Goku. Habang nagpapatuloy ang laban ay sinabi ni Whis na nag-i-improve din sa laban si Goku, dahil pinag-aaralan nito ang galaw nila Cole Plaw. Dito ay naging Super Saiyan 3 si Goku at nagpasalamat sa dalawa dahil nadiskubre niya na meron pa siyang itinatagong lakas. Ganun pa man ay hindi ito tinuloy ni Goku dahil masyadong magastos sa enerhiya, kaso nang dahil doon ay nagkaroon ng inspirasyon si Kale na gamitin muli ang kanyang buong lakas. Naramdaman ng lahat ang muling pagbabagong anyo ni Kale. Pagkatapos magbagong anyo ni Kale ay sinubukan itong kausapin ni Cole Plaw kaso hindi siya nito nakilala. Ganun pa man dahil sa mga salitang binitiwan ni Cole Plaw ay natutunan ng kontrolin ni Kale ang kanyang lakas, matapos nun ay sabay nitong sinugod si Goku. Dito ay ginamitan ng solar flare ni Goku si Cole Plaw para mapigilan ito, kaso dahil doon ay nagalit si Kale at naging agresibo. Samantala, sa kung saan sa ring ay hinahamon si Frieza ng isang mandirigma mula sa ikatlong universe, kaso nahinto dahil natamaan ito nila Goku. Hindi nagustuhan ni Frieza ang panggugulo nila Goku kaya sinabi nito na sasali na lang siya sa laban, pero hindi ito pinayagan ni Goku. Dahil doon ay wala nang nagawa si Frieza kundi ang manood na lang, kaso sa kabila ng mga nangyari ay hindi pa rin tumigil ang mandirigma na gusto siyang makaharap sa laban, kaya naman nang magpahabol ito ay hindi ito sinundan ni Frieza. I think I'll let him be. Matapos noon ay nagsimula na muli ang laban nila Goku. Hindi pa rin makayanan ni Goku ang teamwork na ginagawa ng dalawa kaya ginamit na nito ang Super Saiyan God. Gamit ang Super Saiyan God ay madali lang natalo ni Goku ang dalawa, tapos pinatamaan ito ng Kamehameha Wave. Kaso laking gulat ni Goku nang makabalik ito na iba na ang hitsura at higit na mas malakas, nagpakilala ito bilang Cole Plaw at Kale o sa mas maikli ay Kefla, lumalabas na binigyan pala ni Champa ang dalawa ng putara, bago magsimula ang tournament, ayon kay Bados ay itinaas ng ilang beses ng putara, ang pinagsamang lakas ng dalawa. Mas mabilis at mas malakas si Kefla kaya nahihirapan ng sobra si Goku. Habang kinakawawa ni Kefla si Goku ay nagreklamo si Beerus, pero dahil natuwa si Grand Zeno sa pagsasanib nila Kale ay pinayagan na ito ng Grand Minister. Matapos nun ay pinakita naman si Vegeta na patuloy pa rin ang pakikipaglaban kay Top, pero ang isip nito ay nakatuon sa lakas ni Kefla kaya nahawakan tuloy ni Top. Samantala, pumipili na ng ipagsasanib sila Beerus, pero pinigilan ito ni Whis dahil kapag natalo ang kanilang pinagsanib ay dalawa kagad ang mawawala sa kanilang team.
Ganun pa man ang ikalawang universe ay napiling gumamit nito, kaso hindi natuloy dahil tumalsik ito nang dumaan si Kefla. Matapos nun ay pinakita si 18 na masakit ang paa pero hinarap pa rin ang mandirigma mula sa ikatlong universe, buti na lang ay dumating si 17 para tulungan ito. Samantala, nahihirapan pa rin si Goku na kalabanan si Kefla, dahil dun ay napilitan na itong gumamit ng Super Saiyan Blue. Ayaw magpatalo ni Kefla kaya itinaas rin nito ang kanyang lakas, pagkatapos mag-power up ay nagsimula na muli ang laban. Tapos si Vegeta naman ay nagawang makawala sa mga braso ni Top, natuwa si Vegeta nang maramdaman na bumalik na ang lakas ni Goku. Kaso kahit naka-Super Saiyan Blue ay napapantayan pa rin ni Kefla si Goku sa laban. Dito ay napilitan na si Goku na gumamit ng Kaioken para lang makalamang sa laban. Dahil sa Kaioken ay nagawang mapabagsak ni Goku si Kefla, kaso nagawa pa rin itong makabangon, ayon kay Whis ay dahil yun sa dugong saya nito, pagkatapos nun ay muli na namang umatake si Kefla. Sa kasamaang palad ay nauto si Goku sa peking atake ni Kefla kaya direktang tinamaan ito ng sipa sa mukha, balak nang itapon ni Kefla ang walang malay na si Goku sa labas ng ring nang bigla itong nagising. Dahil doon ay muling umatake si Kefla pero sinanggal lang yun ni Goku na parang wala lang, naasar si Kefla kaya muli itong umatake pero basic na iniwasan lang ni Goku. Dito na nila na-realize na si Goku ay muling nagamit ang Ultra Instinct. I'll make sure to soak it up. I'm looking forward to this! Yes! I will enjoy him very much! Ayon kay Whis sa pagkakataong ito ay si Kefla ang naging susi para muling lumabas ang Ultra Instinct ni Goku. Ganun pa man si Kefla ay hindi pa rin nagpatinag dahil lalo lang nito itinaas ang kanyang lakas at naging Super Saiyan 2. Pagkatapos mag-power up ay umatake na si Kefla. Dito ay iniiwasan lang ni Goku ang lahat ng atake ni Kefla, kaya naiinis na sila Champa. Tapos si Vegeta naman ay na-realize na ang sinabi sa kanila ni Whis noon ay ang kasalukuyan ginagawa ni Goku, ito ay ang umilag nang hindi na kailangan mag-isip. Samantala, sa unang pagkakataon ay gumanti na ng atake si Goku. Sa lakas ng atake ni Goku ay lumipad ng malayo si Kefla, kaso muli pa rin itong nakabangon at nagpatuloy sa pagiging mayabang, dahil doon ay lalo pang itinaas ni Goku ang kanyang lakas at naramdaman yun ni Jiren, pagkatapos nun ay si Goku naman ang umatake. Dito ay pinaliwanag ni Whis na mahina pa ang mga atake ni Goku dahil hindi pa ito nasasanay sa bagong anyo, habang si Kefla naman ay lalong nagalit sa ginawang pagbanat sa kanya ni Goku kaya nagtodo na ito ng kanyang lakas. Matapos nun ay umatake si Kefla gamit ang enerhiya sa kanyang katawan. Ganun pa man sa kabila ng tuloy-tuloy na atake ni Kefla ay nagawa pa ni Goku na maghanda ng Kamehame Wave. Sa huli ay napalabas ni Goku ng ring si Kefla nang matamaan niya ito ng Kamehame Wave direkta sa mukha, dahil sa nangyari ay dalawa na lang ang natitirang mandirigma ng ika-anim na universe, pagkatapos nun ay pinakita na naubos na ang lakas ni Goku at bumalik na ito sa dati. One's body must pay a toll so severe it's essentially paralyzing. Ten, you Kakarot! You may have gotten there first, but I will master it! Balak na puntahan nila Gohan si Goku para protektahan sa mga kalaban, pero muli itong hinarang ng dalawang mandirigma ng ika-anim na universe. Habang si Vegeta naman ay nakalaban ang mandirigma na mula sa ikatlong universe, kaso sinubukan ni Vegeta na gayahin ang Ultra Instinct kaya nagulpi ito ng kalaban. Pero dahil hindi niya magawa ay bumalik na lang siya sa dati niyang estilo at binanatan ang kalaban. Samantala, nahihirapang tumayo si 18 dahil sa natamong pinsala sa paa kaya nilunasan ito ni 17, pagkatapos nun ay umalis na sila para puntahan si Goku na kasalukuyang pinapalibutan ng mga mandirigma mula sa ikalawang universe, ayon sa mga ito ay malaking banta sa kanila si Goku kaya kailangan nila itong tanggalin, pagkatapos nun ay inatake na nito si Goku pero hindi nagtagumpay dahil dumating sila 17,
Dahil doon ay napilitan sila Rai Brienne na iwan muna si Goku para makipaglaban. Samantala, balak ng mga kasama ni Rai Brienne na banatan si Goku, kaya napilitan itong bumangon para protektahan ang kanyang sarili, pagkatapos nun ay muling pinakita ang laban ni 18 at 17. Sa kalagitnaan ng laban ay nabanggit ni 18 na meron siyang anak at ang asawa niya ay si Krillin. Kaso nang makita ni Rai Brienne si Krillin ay tinawag niyang baliw si 18 kasi daw nagkagusto sa pangit. Pagkatapos nun ay hindi na napigilan ni Rai Brienne ang galit at muling sumugod. Dito ay ginamit nila 18 ang atake ni Rai Brienne laban kay Rosie. You'll fight with me! That's just what I wanted! Dahil sa ginawa ni 18 at 17 ay napalabas ng ring si Rosie. Your heart. Kaso pagkatapos nun ay naisahan ni Rai Brienne si 18 ang padaanin nito ang kanyang enerhiya sa lupa. Tutulungan sana ito ni 17 pero napigilan ito ng isang mandirigma. Sunod ay pinalakas si Rai Brienne ng kanyang mga kasama kaya ito muling lumakas at naging malaki. Thank you all. I can feel your affection flowing through me. Sa puntong ito ay nais ng sumuko ni 18, pero muling tumaas ang moral nito nang marinig ang boses ni Krillin. Sa huli ay nagawang matalo ni 18 si Rai Brienne at mapalabas ng ring. Tapos nun ay pinakita na nagsimula na ang pakikipaglaban ni Goku sa mga natitirang mandirigma ng ikalawang universe. Sunod ay pinakita si Champa na naiinis kay Baddles dahil inaasar siya na malapit na silang matalo. Dahil dun ay inutusan ni Cauliflower ang dalawa pa nilang kasama na galingan sa laban. Maya-maya pa ay nagulat sila Piccolo nang biglang lumakas ang dalawang Namekian. You feel that too? Yeah. Attacked us head on but we could barely see him coming. Samantala, pinalakas ng mga tao sa ikalawang universe ang tatlong kalaban ni Goku. Pagkatapos magbagong anyo ng kalaban ay muling dumating sila 17 at ginaya rin ito ang kabaduyan ng kalaban. Matapos nun ay nagsimula na ang mga bakbakan. It's so clear to me. Sa kalagitnaan ng laban ay inamin ng kalaban nila Piccolo na sumanib sa kanila ang kanilang mga kalahi, para sila ay palakasin. Dahil doon ay nag-decide na si Gohan na magtodo at mag-isang kalabanan ang dalawa, tapos inutusan si Piccolo na maghanda ng special beam cannon, pagkatapos noon ay nagsimula na muli ang bakbakan. Because of all their battles, they're also the most universes are demonstrating newfound sources of power. Seemingly. Maya-maya pa ay naihanda na ni Piccolo ang kanyang special beam cannon at pinakawalan niya ito sa kalaban. Kaso hindi ito napinsala at nagawa pa ring umatake. Ganon pa man ay nakaligtas sa atake si Piccolo nang dahil kay Gohan. Dahil doon ay tuloy lang ang laban at ganon din para sa panig nila Goku. Sa kalagitnaan ng laban ay biglang tumigil ang tatlong mandirigma ng ikalawang universe at lumikha ng black hole na hugis puso, pagkatapos ay nagawa nitong ikulong sila Goku sa loob ng black hole na unti-unting lumulubog sa ring, dito ay sabay na naisip nila Goku at Gohan na gumamit ng Kamehameha Wave. Matapos nun ay sabay na nagwagi sa laban ang panig nila Goku at Gohan, pero dahil dun ay tuluyan na ring naubos ang mga mandirigma ng ikalawa at ika-anim na universe. Yay! You three did well. You should. And most important of all, with beauty. Bye-bye! Matapos nun ay pinakita na patuloy pa rin ang pakikipaglaban ni Vegeta sa mandirigma ng ikatlong universe.
Dito ay nagbagong anyo ang kalaban at lalong lumakas, ganun pa man ay hindi yun inalintanan ni Vegeta at nagpatuloy lang sa pagsugod. Dito ay nakaligtas sa pagkahulog ang kalaban pero biglang may sumipa sa paa nito kaya ito nahulog. Nabiktima rin nito si Vegeta pero nagawa nitong makaligtas. Sunod na nabiktima nito ay si Gohan pero buti na lang ay nailigtas ito ni Piccolo. Pagkatapos nun ay naramdaman na rin ito ng iba pero wala pa rin makakita sa salarin. Maya-maya pa ay bigla na lang may umatake kay 18 na hindi nakikita. Dito na nila na-realize na ang may gawa ng mga pangyayari ay mula sa ika-apat na universe. Tinulungan ni Piccolo si 18 sa pamamagitan ng teknik na pangmalawakan. Sa kasamaang palad ay nagawa pa rin makatakas ng kalaban. Pagkatapos nun ay naisip ni Gohan na magkalat ng alikabok sa paligid. Dahil dun ay nakita nga ni Piccolo ang kalaban at agad na binanatan. Mahina ang kalaban kaya madali lang itong napalabas ng ring ni Piccolo. Nainis si Kitela sa nangyari pero sinabi nito na hindi pa yun ang main event. Pagkatapos nun ay nagbigay ito ng hudyat sa isa sa kanyang mga mandirigma na naglabas ng isang lugar na may kawangis ng mga mandirigma mula sa mga nawalang universe. Inatake ito ni Piccolo pero agad lang itong naglalaho. Ganun pa man lahat ng atake na ginagawa ng mga ito ay totoo. Maya-maya pa ay naramdaman nila Gohan na may nagtatago sa paligid. Nakita ito ni Piccolo sa likod ng bato tapos pinatamaan ng enerhiya. Dahil doon ay tumilapon ito palabas ng ring at nawala na rin ang mga ilusyon. Kaso pagkatapos nun ay meron na namang hindi nakikita na bumanat kay Piccolo. Sa kasamaang palad ay naisahan ng kalaban si Piccolo at naitulak sa labas ng ring, pagkatapos nun ay sila 17 naman ang biniktima ng kalaban. Hindi nagtagal ay natuklasan na ni 17 ang sikreto ng kalaban kaya sinadya niyang magpa-atake dito. Dahil doon ay nalaman nila na ang kalaban ay isang insekto, sinubukan nila itong hulihin pero masyado itong mabilis. Hanggang sa na-realize nila na hindi nakakalipad ang kalaban kaya sinuntok ni Goku ang lupa para hindi ito makatakbo. Pagkatapos nun ay ikinulong ni 17 ang kalaban sa barrier para masipa na ito palabas ng ring. Dahil dun ay naubos na ang lahat ng mandirigma mula sa ika-apat na universe kaya winasak na ito ni Grand Zeno. Pagkatapos mawala ng ika-apat na universe ay nasabi ni Gohan na mas lalo pang magiging mahirap ang mga susunod na laban. Dito nga ay nagbigay na ng hudyat ang destroyer ng ikatlong universe na umatake, at ang target nito ay ang ikapitong universe. I guess not. This one's built. Ayon sa Supreme Kai ng ikatlong universe ang kalaban nila 18 ang pangalawa sa pinakamatibay sa kanila. Sa puntong ito ay nakakaramdam na ng pag-aalala si Lawis, dahil sa tingin nila ay talagang malalakas ang ikatlong universe, ganun pa man ay patuloy lang na nakipaglaban sila Goku kahit pa hindi man lang nila mapinsala ang mga kalaban. Maya-maya pa ay hiniling ni Gohan na ibigay na lang sa kanya ang laban. Ayon kay Piccolo ay gusto ni Gohan na ilaan nila Goku ang kanilang lakas para sa huling laban, dahil doon ay mag-isang hinarap ni Gohan ang tatlong robot. Maganda ang pinapakita ni Gohan kaya natutuwa ang buong team ng ikapitong universe. Matapos nun ay pinakita naman ang laban nila 18 at 17. Remarkable, nothing. Watch out! It was still revving up! Sa huli ay hindi kinaya ng robot ang walang tigil na atake at bumagsak, dahil doon ay sinipa na ito ni 18 palabas ng ring. Samantala, binago ng kalaban ang plano at pinagsama ang tatlong robot para makabuo ng mas malaking bersyon nito. Ayon sa kalaban ay mas malakas, mas mabilis at mas matibay na ang bagong anyo ng robot. Inatake ni Gohan ang malaking robot pero nagulat siya dahil hindi ito napinsala. Ganun pa man ay ipinagpatuloy pa rin ni Gohan ang laban. Sa kalagitnaan ng laban ay naipit ng robot si Gohan ng matagal, dahil doon ay nakisali na sila Goku sa laban. Dito ay pinagtulungan ni Vegeta at Goku ang robot sa palakasan pero hindi pa rin ito natalo. Dahil doon ay tumawa ang kalaban pero ang hindi nito alam ay nasa itaas pa si Gohan at handa na itong magpakawala ng enerhiya.
Bagamat malakas ang kalaban ay hindi pa rin ito kinaya ang buong lakas ni Gohan, kaso pagkatapos nun ay hindi pala tumalsik palabas ng ring ang mga kalaban kaya nilapitan nila ito, dito ay sinabi ng kalaban na gagamitin na niya ang sikretong teknik na tatapos sa lahat. From that secret technique of the third universe from which there is no escape.